Manalangin po tayo. Mahabaging amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, nararapat kaming tumanggap ng puot at hatol ng Diyos dahil sa aming mga kasalanan at sa paglayo mula sa Diyos. Subalit ang Panginoong Hesus ang namatay sa halip na kami dahil sa kanyang dakilang pag-ibig at habag para sa amin, at naghugas sa aming mga kasalanan magpakailanman sa pumamagitan ng kanyang mahalagang dugo upang hindi kami tumanggap ng kahatulan at sumpa, at nagligtas sa amin hindi sa pumamagitan ng aming mga gawa at ginawa kaming mga anak ng Diyos. Nagpapasalamat kami sa lahat ng biyaya na nagbigay sa amin ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Bagamat walang tunay na kaligayahan, kapayapaan at kalayaan sa mundo, ang Panginoon ay nagbigay ng tunay na kalayaan, kapayapaan at walang hanggang pag-asa sa aming puso. Kami na mga tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagpapasalamat sa pagpapahintulot sa amin na magtipon at purihin ang dakilang biyaya at pag-ibig ng Panginoon, at upang matuto ng iyong salita at magkaroon ng fellowship sa Panginoon. Pakiusap, samahan niyo po at gabayan ang lahat ng hindi makakarating dahil sa corona pandemic. At nawa, bigyan niyo po ng sapat na biyaya ang bawat isa sa amin. Nagpapasalamat po kami at nagtitiwala sa Panginoon na nag-iingat sa lahat ng mga iglesia sa Korea at sa mga iglesia sa buong mundo. Pakiusap, hawakan niyo po ang mga iglesia na nasa kahirapan at sa lahat ng mga kapatid na nag-iingat sa kanilang pananampalataya at nangangaral ng ebanghelyo sa lahat ng mahirap na sitwasyon sa pamamagitan ng salita at pag-ibig ng Panginoon at kapangyarihan ng Espiritu Santo upang kanilang maisakatuparan ang gawa ng Diyos na umaakay sa mga ligaw na kaluluwa tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pag-iingat sa pananampalataya at pagpapatotoo sa ebanghelyo ng may katapangan. Pakiusap, pagalingin niyo po ang mga may sakit. Hawakan niyo po ang pananampalataya ng mga nanghihina at bigyan niyo po sila ng sapat na biyaya ng Panginoon upang walang sino man sa kanila ang matisod. Pahintulutan niyo po kami na magkaroon ng panahon upang makapag-fellowship at maipangaral ang ebanghelyo ng may kalayaan sa pamamagitan ng pagtatapos sa corona pandemic. Ang Panginoon ang siyang nagbibigay ng kinakailangang salita ayon sa panahon at nagtuturo sa daan na dapat naming lakaran. Sa oras pong ito, nawa maunawaan namin ang banal na kalooban ng Panginoon at ang salita na nais ipahayag ng Diyos sa amin. Ang Panginoon na nagdadala sa aming mga kahinaan, pakiusap, hawakan niyo kami sa pamamagitan ng iyong salita at makapangyarihang kamay, at bigyan niyo kami ng karunungan upang maunawaan ang banal na kalooban ng Panginoon, at bigyan niyo rin kami ng katapangan at kapangyarihan upang mabuhay para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin ang Biblia sa Unang Juan, chapter 4, verse 10 hanggang 13. Unang Juan, kapitulo 4, versikulo 10 hanggang 13. Unang Juan, chapter 4, verse 10 hanggang 13. Babasahin ko po ito. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo ay umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin, at isinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung tayo ay inibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Walang nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo ay nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin, at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin.
Dito'y nalalaman namin na kami nananatili sa Kanya at Siya'y sa amin, sapagkat binigyan niya kami ng Kanyang Espiritu. Wala nang mas nakakamanghang bagay na tayo ay naniwala sa Diyos at tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pag-unawa sa biyayang ibinigay sa atin ng Diyos. Kung tayo ay hindi naligtas, wala tayong anumang pag-asa at mabubuhay lamang sa lahat ng uri ng sakit at hirap sa mundo. At pagkatapos ng kamatayan, ang mas nakakakilabot na bagay ay hindi tayo makakatakas sa walang hanggang impyerno. Subalit, isinugo ng Diyos ang kanyang tanging anak sa sanlibutan upang iligtas tayo noong hindi pa natin nalalaman ang dakilang pag-ibig ng Diyos para sa atin. At pinatawad ang ating mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng pagpako sa krus bilang pantubos para sa ating mga kasalanan. At nagbigay sa atin ang katibayan upang maniwala sa pamamagitan ng muling pagkabuhay at pagwasak sa kapangyarihan ng kamatayan. At umakyat sa langit at ngayon ay namamagitan para sa atin sa kanan ng Diyos. Kaya naunawaan natin at pinaniniwalaan natin ito. Ang pananampalataya kay Jesus ay ang pananampalataya sa nagawa ni Jesus para sa atin. Naniniwala tayo na ang Panginoon ay namatay at pinatawad ang ating kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng pagdanak ng kanyang dugo at hindi naaalalahanin ng Diyos ang ating mga kasalanan. At naniniwala din tayo na si Jesus ay muling nabuhay at binigyan tayo ng bagong buhay. At ginawa tayong mga anak ng Diyos at binigyan tayo ng buhay na walang hanggan at pag-asa na makapasok sa walang hanggang langit. Ngayon, napaka-importante talaga kung paano mabuhay ang mga ligtas sa kanilang natitirang buhay. Hindi tayo iniligtas ng Diyos upang mamuhay na kagaya ng mga hindi ligtas na tao na walang pag-asa, na nasa lahat ng uri ng kasalanan at kasinungalingan sa mundong ito. Ang mga naligtas ay dapat na mamuhay ng karapat-dapat bilang mga ligtas na anak ng Diyos sa kanilang natitirang buhay. Ano ang buhay ng ligtas na Kristiyano? Ito ay hindi isang relihiyosong buhay na gaya ng iniisip ng maraming tao. Gaya ng patuloy kong ipinapangaral sa nakaraan, mangangaral ako tungkol sa buhay na nananatili sa Panginoon. Pagkatapos ng kaligtasan, naniniwala tayo na pinatawad na ng Panginoon ang ating mga kasalanan at tayo ay iniligtas. At ang Panginoon ay nananatili sa atin. Ang Panginoon ay kasama natin. Kaya sa Juan chapter 14 verse 20, sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Sa araw na iyon, ang araw na tayo ay naligtas. Ang Panginoon ay nananatili sa puso ng taong sumasampalataya na pinatawad na ng Diyos ang kanyang kasalanan at iniligtas siya. Ang Panginoon ay nananatili bilang Espiritu Santo. Kaya't ang Espiritu Santo ang tumutulong upang maunawaan at paniwalaan ang biyaya ng Diyos. Sa 1 Corinto chapter 2 verse 12, maunawaan natin ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, pwede nating malaman at paniwalaan ang biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin. At ang Espiritu Santo ay nananatili sa atin. Sa 1 Corinto chapter 6 verse 17,
Ngunit siya na nakikisama sa Panginoon ay nagiging iisang espiritu na kasama niya. Ngayon, ang espiritu ng Diyos, ang Espiritu Santo at ang aking espiritu ay naging isa. Ngayon, hindi na tayo maihihiwalay mula sa Panginoon. Hindi natin ito madaling maunawaan. Hindi natin ito maunawaan sa pamamagitan ng ating sariling kaalaman. Dapat tayong magtiwala sa salita ng Diyos mismo. May mga salita ng Diyos na pwede nating maunawaan sa pamamagitan ng ating sariling kaalaman at common sense. Subalit marami din ang mga salita sa Biblia na hindi natin mauunawaan sa pamamagitan ng kaalaman ng sanlibutan. Hindi natin kailangang hatulan ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating pag-iisip, kundi magtiwala sa salita tulad ng ipinangako ng Diyos. Kaya pagkatapos nating maligtas, kailangan nating manampalataya na ang Panginoon ay nasa atin ngayon. Sa 1 Corinto 6:19, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili? Ibig sabihin, kailangan nating malaman na ang katawan natin ay templo kung saan ang banal na Espiritu ay nananatili. Kung hindi natin ito alam, maaari tayong makagawa ng mga kasalanan gamit ang ating katawan. Kung hindi natin naiintindihan na ang banal na Espiritu ay nasa atin, tayo ay pwedeng mahulog ulit sa ating mga alalahanin. Napakiramdam natin mag-isa tayo, may inggit sa mga bagay ng mundo at matatakot minsan. Subalit ngayon, nagtiwala tayo sa katotohanan na ang Panginoon na nagligtas sa atin ay hindi malayo, kundi nasa loob natin. Naunawaan natin na walang anumang mas nakakamangha kaysa katotohanan na ang Panginoon ay nasa atin. Ang Panginoon ang ating pag-ibig, buhay at walang hanggang pag-asa. Siya ang nagbabantay sa ating buhay at nangangasiwa sa ating natitirang panahon. Nasa ng Panginoon, siya ay nasa akin. For I am His and He is mine, forever and ever. Ito ang pangako ng Diyos. Hindi natin dapat napagdudahan ang pangako dahil sa hindi natin maintindihan. Kailangan nating manampalataya sa salita na iniligtas tayo ng Diyos at ang banal na Espiritu ay nananahan sa mga nasa ligtas na tao. Sa Roma chapter 8 verse 9, subalit kung ang sino man ay walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Ang ligtas na tao ay tinatawag na mga anak ng Diyos, Kristiyano. Ang Kristiyano ay hindi nangangahulugang miyembro ng relihiyon ng Kristiyanismo, kundi siya ay isang tao na tinatahanan ni Kristo. Ang Kristo ay nasa kanya. Oo, ganoon nga. Kaya sa Galatia chapter 2 verse 20, ako ay pinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ano ang ibig sabihin ng ako ay pinako? Ang aking kalooban, pag-iisip, pagnanais at pagnanasa, ang lahat ng mga ito. Ang lahat ng mga ito ay natapos noong ipinako ang Panginoon sa krus. Kahit na tagos hanggang langit ang pangarap at pagnanasa ng isang tao, ito'y natatapos kapag siya ay mamatay. Habang nabubuhay ang tao sa mundo, mayroon siyang maraming pagnanais at plano na ayon sa kanyang iniisip. Ngunit, ang libingan kung saan nakaratay ang mga patay ay tahimik. Wala doong pagnanais, walang plano at walang pag-iisip. Kagaya nito, bagaman ang ating laman ay nabubuhay sa mundo, ang pangarap natin, plano at kalooban ay namatay na kasama ng Panginoon noong siya ay ipinako sa krus. Bakit? Kasi ang lahat ng gayong mga bagay ay kasalanan sa mga mata ng Diyos. Ang lahat ng mga bagay na ito ay namatay at inilibing na kasama ng Panginoon. Kung gayon, sino ang nananatili sa akin? Siya ang Panginoon. Ang Panginoon ang aking buhay at pag-asa. Siya ang Panginoon ang aking buhay. Pagdating sa kotse, bahay o kahit na anong bagay, kapag sila'y naibenta na, ang pagmamay-ari ay inililipat sa taong nakabili. Ang karapatan ng pagmamay-ari ay inililipat. Ngayon, ang nagmamay-ari sa aking puso at buhay ay ang Panginoon na.
hindi tama na sinusubukan natin na maging may-ari ng ating laman. Dahil sa ang ating karapatan ay inilipat na sa Panginoon, ngayon, ang Panginoon na ang may-ari sa ating buhay. Inilipat na ang karapatan sa Panginoon. Ang Panginoon na ang may-ari sa ating buhay. Tinatawag natin si Jesus na Panginoon. Ang orihinal na kahulugan ng Panginoon ay ilagay siya sa ibabaw ng ating ulo. Kasing kahulugan ng ang Panginoon na nagmamay-ari sa atin. Sa Lucas Kapitulo 6, bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko? Sinasabi nila, Panginoon, Panginoon. Ang Panginoon ay may-ari. Ang mga alipin ay dapat na sumunod sa Panginoon. Ang Panginoon ang nagmamay-ari sa ating buhay. Siya ang hari ng mga hari na nagahari sa atin. Mangyari nawa ang iyong kalooban. Kung ako'y mabuhay man o mamatay, ako'y sa iyo. Ito ang pasimula ng ating Kristiyanong pamumuhay. At bilang karagdagan sa paniniwala na ang Panginoon ay nasa akin at ako ay nasa Kanya, kailangan nating malaman ang isa pang bagay, na ang Panginoon ay nananatili sa samahan ng mga ligtas na tao. Ang Panginoon ay nananatili sa kapulungan ng mga taong ligtas. Sa Mateo 18, sapagkat kung saan nagkakatipon ng dalawa o tatlo sa aking pangalan ay naroroon ako sa gitna nila, ang Panginoon ay nasa akin. At siya ay naroroon sa dalawa o tatlo na nagkakatipon. Ano ang ibig sabihin nito? Ang iglesia ay hindi yung nag-iisa. Ang pinakamababa ay dalawa o tatlong ligtas na tao. Hindi kung sino-sinong tao lang. Nagkakatipon sa pangalan ng Panginoon. Ibig sabihin ay kailangan nating lumuhod sa harapan ng pangalan ni Jesus. Kung si Jesus ay magpapakita sa atin sa oras na ito, kailangan nating tumayo at lumuhod sa harapan ng Panginoon. Ang pagluhod sa harap ni Jesus ay ang magpasakop sa Panginoon. Ang Panginoon ang ating hari. Ang Panginoon ang ating walang hanggang kaluwalhatian. Siya ang ating hari. Ang Panginoon ay nasa gitna ng dalawa o tatlong tao na nagpapasakop sa Panginoon. Sa 2 Korinto chapter 6 verse 16, ako'y mananahan sa kanila at lalakad sa kanila. Ang Panginoon ay hindi nananatili sa nag-iisa, kundi lumalakad sa gitna nila. Kahit naligtas na tayo, mahirap para sa isang taong mag-isa na gumawa ng mga bagay para sa Panginoon. May mga gawain na kaya nating gawin mag-isa, subalit mas marami ang mga bagay na hindi natin kayang gawin ng mag-iisa, na nag-iisa. Tayo ay naligtas at hindi tayo nag-iisa. May ibang mga Kristiyanong naligtas. Ang isang batang ipinanganak ay hindi nag-iisa. Mayroon siyang pamilya katulad ng ama, ina, mga kapatid, tiyuhin at tiyahin na konektado sa kanyang buhay. Kagaya nito, pagkatapos ng kaligtasan, tayo ay hindi nag-iisa. Marami ang mga anak ng Diyos na naligtas na nagsasama-sama. Kailangan nating malaman na tayo ay kabilang sa kanila sa banal na kapulungan at ang Panginoon ay lumalakad at gumagawa sa gitna nila. Si Jesus ang ulo at tayo ang kanyang katawan. Sa 1 Korinto 12:27, kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa ay mga bahagi. Ang mga naligtas na tao ang bumubuo sa katawan ni Kristo at si Jesus ang ulo. Ang mga naligtas na tao ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Tayo ang mga bahagi ng kanyang katawan. Hindi natin tinatawag ang daliri na katawan. Ito ay bahagi lamang ng katawan. Kung ang daliri ay hindi nakakabit sa katawan, ano ang silbi nito? Tayo ang bumubuo sa katawan ng Panginoon, ang Iglesia. At ako ay isang bahagi ng Iglesia. At ang Panginoon ay gumagawa sa atin. Ito ay nakatago subalit lubos na totoo. Kaya sa 1 Korinto chapter 3 verse 16,
Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Gaya ng sa nasa 1 Corinto chapter 3 verse 16, ang templong tinutukoy ay yung mga naligtas na tao sa loob ng grupong ito. Ngayon ito ay hiwaga, subalit napaka-importante sapagkat ito ang pinanggagalingan ng ating buhay Kristiyano na kailangang maintindihan ng mga Kristiyano. Kaya pagkatapos na maligtas, kayo ay malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo ay manatili sa akin at ako'y sa inyo. Sa John chapter 15 verse 3 at 4, sinabi na ang Panginoon ay ang puno ng ubas. Siya ang puno ng ubas at tayo ang mga sanga na nakakabit sa puno. Mayroong mga sanga sa puno. Hindi lamang isa ang sanga, kundi ang mga sangang ito ay nakapulupot sa isa't isa. Tingnan ninyo ang puno ng ubas. Nakapulupot ng mahigpit. Ako ay gaya ng isang sanga na nakakabit dito. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Ngayon, ang mga naligtas na Kristiyano ay kailangang mamuhay para sa kalooban ng Diyos at mamunga para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ngunit hindi ako mamumunga kapag mag-isa. Ang manatili sa grupo na iyon ay ang manatili sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pananatili sa grupo, matatanggap mo ang saganang biyaya at buhay ng Panginoon at ang iyong pananampalataya ay lalago. At huwag dapat nating kalimutan na namumunga tayo para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ito ay hindi lohikal na teorya ng pilosopiya. Ito ay katotohanan. Kaya ang mamuhay sa Panginoon ay mahalaga. Ito ang katotohanan na ako ay nasa grupo ng mga taong ipinanganak na muli, na nagsasama-sama, na may iisang layunin sa buhay, na may pag-ibig ng Diyos at buhay ng Diyos. Na nagkakaisa sa pamamagitan ng banal na Espiritu, kailangan mo talagang maunawaan ito. Hindi ito isang bagay na pwedeng malaman ng kahit na sino. Sapagkat ito ay lihim. Sila lamang na mga nakakaunawa ang nakakaalam nito. Kaya itong verse sa 1 Juan chapter 4 ay gayon din. Tingnan po natin sa 1 Juan chapter 4 verse 10. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo ay umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Narito ang pag-ibig. Binibigyang din ito dito. Ano ang pag-ibig? Narito. Ano? Hindi natin minahal ang Diyos. Noon hindi natin nakikilala ang Diyos. Ayon sa Roma chapter 5 verse 6, sapagkat noong tayo ay mahihina pa, sa tamang panahon, si Kristo ay namatay para sa masasama. Sapagkat noong tayo ay mahihina pa. Noong hindi natin kayang gawin ang kalooban ng Diyos, noong tayo ay namumuhay sa kasalanan, noong tayo ay nasa kalungkutan, namatay ang Panginoon para sa atin. Namatay siya para sa mga mahihina. Gayon din ang sinasabi sa Roma chapter 5 verse 8. Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ang makasalanan ay isang tao na malayo sa Diyos, naliligaw, mga hahatulan sa puot at galit ng Diyos. Subalit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Pinatunayan ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal. Gayon din ang sinasabi sa Roma chapter 5 verse 10. Sapagkat kung noon nang tayo mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, noong tayo ay mahina pa, noong tayo ay makasalanan, noong tayo ay kaaway, noong hindi pa natin nakikilala ang Diyos, hindi lamang tayo minahal ng Diyos, kundi si Kristo na tanging anak ng Diyos ay namatay para sa ating mga kasalanan at ipinagkasundo tayo na mga kaaway ng Diyos. Nakakagulat po, di ba? Sinampalatayan na natin ito. At sa 1 Juan, chapter 4, verse 11, mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos ng gayon,
So verse 11, mga minamahal, kung tayo ay inibig ng Diyos ng gayon, maraming beses, makikita ang kasabihang mga minamahal. Sila na sumasamang iniibig ng Diyos. Ito ay tumutukoy sa mga taong naligtas. Kung tayo ay inibig ng Diyos ng gayon, kung tayo ay inibig ng Diyos ng gayon, silang tumanggap ng pag-ibig ng Diyos ay dapat na tumugon sa pag-ibig ng Diyos. Ang pagtugon ay pagsukli sa pag-ibig ng Diyos. Paano ka dapat tumugon? Kapag umiibig ang magulang sa mga anak, kapag naunawaan ng anak ang pagmamahal na iyon, mamahalin din nila ang kanilang mga magulang. Kung tayo'y inibig ng Diyos ng gayon, iniibig din ba natin ang Diyos? Sa unang Juan chapter 4 verse 19, tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Mas mabuti pong ipakita mga salitang to sa screen. Unang Juan chapter 4 verse 19, kung iniibig natin ang Diyos, ito ay dahil sa siyang unang umibig sa atin. Hindi pa rin lumalabas ang Bible verse sa screen. Tayo umiibig sapagkat siyang unang umibig sa atin. Mahal ba natin ang Panginoon? Bakit? Sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Jesus loved me, so I also loved Jesus. He came and died on the cross to redeem me. Kaya nga, minamahal natin ang Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay napakadakila. Pero hanggang ngayon, yung pag-ibig na alam natin ay maliit na bahagi lamang. Kung tutuusin, alam natin, ang Panginoon ay namatay para sa atin. Alam ko na iniibig tayo ng Diyos ng lubos. Iniibig ka ng Diyos ng walang hanggan. Kaya sa unang Juan chapter 4 verse 11, mga minamahal, kung tayo ay iniibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Natural lang ito. Ito ay pagtugon sa pag-ibig ng Diyos. Kaya ngayon, sa unang Juan 3:14, nalalaman nating tayo dumaan na sa kamatayan mula sa kamatayan patungo sa buhay sapagkat iniibig natin ang isa't isa. Ang ebidensya na ligtas tayo ay iniibig natin ang hindi nakikitang Diyos. Ano ang ebidensya na iniibig natin ang hindi nakikitang Diyos? Iniibig natin ang mga kapatid na nakikita. Kaya sa unang Juan chapter 4 verse 20, kung sinasabi ng sino man, iniibig ko ang Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi maaaring umibig sa Diyos na hindi niya nakita. Ang pag-ibig sa Diyos na hindi nakikita ay naipapakita ngayon sa pamamagitan ng pag-ibig sa iyong kapatid na nakikita. Kaya sa John chapter 15 verse 9, kung paanong minahal ako ng Ama ay gayon din naman minamahal ko kayo. Manatili kayo sa aking pagmamahal. At sa John chapter 13 verse 34, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo na kayo ay magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sila na mga nakakaunawa sa pag-ibig ng Panginoon, sino ang dapat nilang mahalin ngayon? Minamahal natin ang mga brothers and sisters. Umiibig ka ba sa mga brothers and sisters dahil sa sila ay perpekto? Kung paanong minahal tayo ng Panginoon noong tayo ay mahihina pa? Mga makasalanan, mga kaaway, sa pamamagitan ng paggawa ng masama. Ang ating mga brothers and sisters ay ligtas na, pero hindi pa rin sila perpekto. Sa isang karaniwang bahay, marahil ay may nakatirang lola na medyo ulyani na. May nakakatakot na lolo. May tatay. May nanay. May kuya. Ate. Pasaway na kapatid. At bunso na nakadiaper. Pinili mo ba sila upang mahalin? Walang mali sa pag-ibig. Minamahal natin ang isa't isa dahil sa tayo ay isang pamilya. Isang pamilya na tumanggap ng parehong buhay sa kabila ng maraming problema.
Ang ilang mga tao ay nakikisama lamang sa mga taong kasundo nila. Yan ba ang pag-ibig? Binabaliwala ang mga taong may ayaw sa iyo. Ganyan ang gawain ng mga tao sa mundo. Kung ang pinapakisamahan lang natin ay yung mga taong kapareho natin, pangtaong pag-ibig ang ganyan. Ganyan ba tayo minahal ng Diyos? Kahit na tayo ay mahina at may mga pagkukulang, minahal pa rin niya tayo. Kahit na pagkatapos nating maligtas. Ang mga magulang ay umiibig sa kanilang mga anak ng pantay-pantay. Mayroong kasabihan na kapag kinagat ang isang daliri, 10 daliri ang nasasaktan. Kasi mga anak silang lahat. Mas minamahal ang mga magulang ang mahihinang anak. Ang ina ay nagbabantay at tutulong sa problemadong anak na may higit na pag-ibig. Pakiusap po, huwag kayong makigrupo sa mga taong gusto nyo lang. Ito ay napakamakasanlibutang pag-ibig. Sa mga salitang kung paanong minahal tayo ng Panginoon, dapat nating malaman na minahal niya tayo noong tayo ay mahihina, nagkukulang, o kaya ay maraming problema. Sa gayong pag-ibig ng Diyos, dapat din tayong umibig. Malawak ang pag-ibig, gaya ng karagatang Pasipiko na napakalawak, kinukuha ng dagat ang lahat ng dumi at nililinis ito. Kung hindi, ay paano tayo mabubuhay? Sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Ito ang buhay Kristiyano. At sa verse 12, sa unang Juan, chapter 4, verse 12, wala nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo ay nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin. At ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Walang nakakita kailanman sa Diyos. Walang sino man ang tunay na nakakita sa Diyos. Gustong makita ni Moises ang Diyos, kaya't sinabi niya, "Diyos, hinihiling ko po na makita ang iyong mukha. Kung makikita mo ako, ikaw ay mamamatay. Hindi mo maaring makita ang aking mukha sapagkat hindi ako maaring makita ng tao at siya ay mabuhay." Kung ang makalamang tao ay makakakita sa Diyos, siya ay mamamatay. Kaya't sinabi ng Diyos, "Tatakpan kita ng aking kamay upang hindi mo ako makita. At kapag ako'y makaraan, makikita mo lamang sandali ang aking likuran." May ganoong sinabi, ito ay kakatwang salita. Ngunit walang sino mang tunay na nakakita sa Diyos. Walang nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Ngayon, saan naroon ang hindi nakikitang Diyos? Kung tayo ay nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay mananatili sa atin, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Nasaan ba siya? Siya ay nasa kalagitnaan ng mga nagmamahalan sa isa't isa. Sino ang mga taong nagmamahalan sa isa't isa? Ang mga taong nakaunawa ng kaparehong pag-ibig ng Diyos. At mayroong parehong pananampalataya at pag-asa. Ang Panginoon ay nasa mga taong nagmamahalan sa isa't isa sapagkat ang Panginoon ay umiibig at nananatili sa kanila. Ang pag-ibig ay buhay. Ang pag-ibig ay kapangyarihan. Ang Panginoon ay nasa gitna ng mga taong nagmamahalan sa isa't isa. Kaya kung tayo ay nagmamahalan sa isa't isa, ang Panginoon ay nananatili sa atin. At ang Diyos ay nasa gitna ng mga taong nagmamahalan sa isa't isa. At ang sinasabi na ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin ay nangangahulugan na ang pag-ibig ng Diyos ay unti-unting nabubuo sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos ay perpekto. Perpektong pag-ibig, banal na pag-ibig, lubos na pag-ibig, walang hanggang pag-ibig, pag-ibig na walang kondisyon. Ngunit, kaunti pa lamang ang ating nalalaman tungkol sa pag-ibig. Ang pag-ibig ng Panginoon ay lumalago ng paunti-unti at pumupuno sa atin. Ang salitang tanggapin ang pagpupuno ng Espiritu Santo ay nangangahulugan din na mapuno sa pag-ibig ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang pag-ibig ng Panginoon ay ang katangian ni Kristo. Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob,
Hindi ba ipinapaliwanag sa 1 Korinto 13 verse 4 to 7 ang tungkol sa pag-ibig? Ano ang ibig sabihin nito? Ito ang katangian ni Kristo. Sa 1 Juan chapter 4 verse 16, ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. 1 Juan chapter 4 verse 16. Ang Diyos ay pag-ibig. Sino ang nagpakita ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang laman? Sa kanyang katawan? Si Jesus. Si Jesus ang sagisag ng pag-ibig ng Diyos. Ito ang diwa ng pag-ibig na makikita sa katawan ng tao. Ang puso ni Jesus, ang salita ni Jesus, ang lahat ng ipinakita sa pamamagitan ni Jesus ay ekspresyon ng pag-ibig ng Diyos. At kapag tayo ay nag-iibigan sa isa't isa, hindi lamang ang Diyos ang nananatili sa atin, kundi ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuo sa atin. Ang isang lalaki at babae ay lumaki sa magkaibang kapaligiran at hindi nakikilala ang isa't isa. Ang isang lalaki at babae ay magkaiba. Sila ay mayroong magkaibang personalidad. Ang lahat ay magkaiba. Ang dalawa ay nagiging isa sa pamamagitan ng pag-ibig. Pero mayroon pa rin maraming bagay na magkaiba kaysa magkapareho. Kaya nagkakaproblema sa kanilang buhay. Ah, nag-asawa ako nang hindi ko ito alam. Nabubuhay si asawang babae sa abot ng kanyang makakaya at kapag may nagtanong sa kanya, kumusta ang mister mo? Ang sagot niya ay, habang buhay nakaaway. Nabuhay ba siya ng ilang dekada na itinuturing pa rin nakaaway ang kanyang asawa? Hindi ba't ang ganyan ay mali? Nasabi ko na ito sa inyo minsan, ang mga kabataang lalaki at babae, hindi ko ito nakikita ng madalas sa Korea, pero ito ay normal sa Amerika o sa Europa. Ang mga lalaki at babae ay nagyayakapan at naghahalikan sa pampublikong lugar. Ginagawa nila ang lahat. Talaga bang nagmamahalan sila sa isa't isa? Pero pagkatapos ng ilang araw, naghihiwalay sila. Ito ay emosyonal na pag-ibig. Physical na pag-ibig. Subalit sa paglipas ng panahon, nakikilala nila ang isa't isa, nalalaman ang mabuti at masama, at minamahal ang isa't isa. Ito ay parang ugly compassion. Ito din ay uri ng pag-ibig. Sila ay nagdusa at nabuhay ng magkasama. Ngayon ay matanda na sila. Maputi na ang kanilang mga buhok. At lahat ng kanilang mga anak ay lumaki na at may kanya-kanya ng pamilya. At silang dalawa na lamang ang natitira, lolo at lola, silang dalawang magkasama. Maputi na ang kanilang mga buhok. Kapag nakakakita ako ng matandang lalaki at matandang babae na magkahawak kamay sa parke na para mga batang magkasintahan, umuupo sa bench, tumitingin sa isa't isa at mag-ilaw na nag-uusap. Nakakita na ako ng maraming beses ng ganyang eksena. Ang mga Koreano ay mahiyain, kaya hindi nila ito ipinapakita. Pero kung ikaw ay pupunta sa ibang bansa, makakakita ka ng ganito. Ito ay napakagandang tingnan. Lampas na ito sa emosyonal at pisikal na pag-ibig. Matured na pag-ibig. Ito ay mas lalo pang nagiging ganap. Ang pag-ibig ng Diyos ay unti-unting lumalago at nagiging ganap sa fellowship. Ito ay hindi lumalago kapag mag-isa. Ito ay lumalago sa pagsasama-sama. Lumalago ang pag-ibig. Lumalago ang pag-ibig sa pagsasama-sama. Lumalago sa pag-ibig ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi natin maunawaan ang tunay na pag-ibig kapag tayo ay nag-iisa. Totoo po ito. Ipagpalagay natin na magbabasa ka lang ng isang aklat patungkol sa pag-ibig sa loob ng isang kwarto na nakakandado. Pwede ka kayang umibig? Magbabasa ka lang ng libro? Ang aklat na pinamagatang ang paraan upang maging pinakamahusay na driver. Ipagpalagay natin na ito ay ganito kakapal. Nakasulat dito kung paano ginawa ang makina, kung paano aayusin kapag may sira, paano papalitan ng engine oil, paano i-cool down ang makina,
Nakasulat lahat ng paraan sa pag-check, sa pag-drive, at sa pagiging isang mahusay na driver. Kung isang tao ay pag-aaralan ng aklat na iyon ng mahabang panahon sa loob ng kanyang kwarto, magiging pinakamahusay na driver kaya siya? Hindi po. Kailangan niya itong personal na maranasan sa kalsada ng paisa-isa. Kailangan niyang subukang buhayin ang makina at patakbuhin ang sasakyan. Sa ganoong karanasan niya matututunan kung paano magmaneho at patakbuhin ang kanyang sasakyan sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Yan ang paraan upang maging pinakamahusay na driver. Kailangan niyang maranasan kung paano magmaneho. Tinatawag natin silang pinakamahusay na driver, di ba? Kagaya nito, ang pag-ibig din ay natututunan sa pamamagitan ng karanasan sa buhay. Pagkatapos maligtas, nakikisama lamang sila ng mabuti sa mga taong kasundo nila, na gaya ng makasenlibotang pag-ibig. Kapag medyo hindi naaayon sa gusto nila, sila ay nagiging matampuhin at sinusubukan nilang pintasan at kapuutan ng isa't isa. Kailan ba kayo lalago? Ibig sabihin, huwag ninyong gawin ng ganyan. Sinasabi na ang pag-ibig ng Diyos ay ganap na natupad sa atin, sa gitna ng mga nagmamahal sa Diyos ng higit at higit pa. Natutupad sa gitna ng mga nagmamahal sa Diyos. Sinabi ni Newton sa harap ng mga scholars, sabi niya, ang alam ko patungkol sa Diyos ay kagaya lamang ng isang bata na namumulot ng kabibi sa tabing dagat. Maraming bagay ang hindi ko nalalaman tungkol sa Diyos, kagaya ng napakalawak na dagat sa harapan ko. Subalit nakakatiyak ako na ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay at siya ang namumuno sa mga ito. Subalit, ang alam ko ay gaya lamang ng kabibi. Nakakamangha, di po ba? Habang tayo ay patuloy na natututo, natutuklasan natin ang nang higit at higit pa. Ang siyensya ay pinakamaunlad ngayon. Subalit makakagawa ba sila ng langgam? May papaliwanag ba nila kung paano nahuhulog ang mga binhi, tumutubo at namumunga? Yan po ay hindi nila kayang ipaliwanag. Alam ba natin kung may hangganan ng universe o wala? O kung gaano kalaki ito? Hindi natin alam. Ang alam ng tao ay napakaliit. Inaalam pa natin ng paunti-unti. Inaalam pa natin ang patungkol sa Diyos ng higit at higit pa. Ang bagay lang na tiyak at sigurado tayo ay iniligtas tayo ng Diyos. At ang Diyos ay nasa gitna natin. Kaya't ang mga naligtas ay nakaunawa sa pag-ibig ng Diyos at nabubuhay sa iglesia na kanyang katawan. At ang mabuhay sa iglesia ay ang mabuhay sa Panginoon. Sa Juan 15:4, kayo ay manatili sa akin. Ang nasa iglesia ay nabubuhay sa Panginoon. Nasa pinabanal na pangkat na kasama ng Panginoon. Tingnan po natin sa verse 13. Dito'y nalalaman namin na kami nananatili sa Kanya at Siya'y sa amin, sapagkat binigyan niya kami ng Kanyang Espiritu. Sapagkat binigyan niya kami ng Kanyang Espiritu. Naunawaan natin ang biyaya ng Diyos sapagkat ang banal na Espiritu ay ibinigay sa atin. At nalalaman natin na ang Diyos ay nasa gitna natin sapagkat ibinigay niya ito sa atin. Dito'y nalalaman namin na kami nananatili sa Kanya at Siya'y sa amin, sapagkat binigyan niya kami ng Kanyang Espiritu. Ang banal na Espiritu ang tumutulong sa atin na mananampalataya at nagbigay sa atin ng katibayan. Sa katunayan, naunawaan natin lahat ng iyon dahil sa Espiritu Santo. Hindi mo talaga siya matatawag na Panginoon, malibang nasa iyo ang banal na Espiritu. At hindi ka magkakaroon ng tunay na pananampalataya o pagkakakilala sa Kanya, malibang nasa iyo ang banal na Espiritu.
Kaya ang banal na espiritu ang nagpapaunawa sa atin sa biyaya ng Panginoon. At nalalaman natin na tayo'y iisa sa Kanya. At ito'y nagpapatunay na ang Espiritu Santo ay nasa atin. Kaya ang iglesia ay isang grupo ng may buhay ng Diyos, pag-ibig at ng banal na Espiritu. Isang grupo na pinag-isa ng pag-ibig ng Diyos, ng buhay at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya gaano kaganda ito? Ito ay nakakamangha. Nakakamangha na kasama ako. Ang katotohanan na kasama ako. Makakasama natin siya kahit nasa langit na tayo. So verse 16, Unang Juan chapter 4 verse 16. Chapter 4 verse 16. Basahin po natin ng sabay-sabay at dahan-dahan. At ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Ngayon, paulit-ulit niyang binabanggit ang parehong mga salita. Nalaman natin at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi ko alam kung gaano karaming beses binanggit ang pag-ibig ng Diyos sa buong Biblia. Ito ay liham ng pag-ibig ng Diyos. Liham ng pag-ibig ng Diyos. Hindi ko alam kung gaano karaming pagmamahal ang nakasulat dito. Hindi ang Diyos ang may maraming pag-ibig, kundi ang Diyos ang pinagmumulan ng pag-ibig. Kung saan naroon ang pag-ibig ay mayroong buhay. At ang Diyos ay naroon kung nasaan ang pag-ibig. Ang pag-ibig na iyan ay iba sa pag-ibig ng tao. Sa Unang Pedro chapter 1 verse 22, Ngayong nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan, kaya't kayo ay may tunay na pag-ibig sa isa't isa. Mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Silang ang Espiritu ay nalinis na sa pamamagitan ng pagkaunawa sa biyaya at katotohanan ng Diyos, ay umiibig ng tunay sa mga kapatid. Umiibig ng tunay. Ibig sabihin ay walang anumang kondisyon. Ang mga tao sa mundo ay talagang mahilig sa kondisyon. Kung mamahalin niya ako, mamahalin ko din siya. Kung magagalit siya sa akin, ay magagalit din ako sa kanya. Kung mamahalin mo ako ng kaunti, mamahalin din kita ng kaunti. Kung lalapit ako sa kanya, ano naman ang benepisyong makukuha ko? Kalkulahin pati yan. Hindi tunay na pag-ibig ang ganyan. Ang pag-ibig ay pag-ibig, pero hinahaluan ng kasinungalingan. Dumating ang Kristiyanong pag-ibig upang ibigin ang mga kapatid ng walang kasinungalingan. Walang kondisyong pag-ibig. Ito ay ang magmahal ng walang kondisyon. Ano man ang gawin ng iba sa akin, kahit na may kaunting kakulangan, mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. May mga taong nagmamahal, ngunit mabilis namang naglalaho ang kanilang pag-ibig. Nagmamahal sila ng buong alab at pagkatapos bigla na lang nawawalan ng pag-ibig na parang yelo. Bakit? Dahil ito ay hindi perpektong pag-ibig. Mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay ng puso. Ang Diyos ang pinagmumula ng pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. At ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Basahin ninyo ang mga salitang ito ng paulit-ulit. Umuwi kayo at ipagpatuloy ninyo ang pagbubulay-bulay upang ang pag-ibig ay unti-unting magkatotoo sa loob ninyo. Tingnan natin sa Efeso chapter 3, verse 18 to 19. Efeso chapter 3, verse 18. Efeso chapter 3,
verse 18 to 19. Babasahin ko ang Efeso. Aking idinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok, kasama ng lahat ng mga banal, ang luwang, haba, taas, at lalim, at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman, upang kayo ay mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Aking idinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok, kasama ng lahat ng mga banal, na makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman. Aking idinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok, kasama ng lahat ng mga banal na makilala ang pag-ibig ni Kristo ng higit sa kaalaman. Gaya po na nasabi ko, hindi mo malalaman ang pag-ibig ng Panginoon na nag-iisa. Kahit na mag-isa, pwede mong maintindihan ang pag-ibig na iniligtas ka ng Panginoon. Subalit, hindi iyan sakdal na pag-ibig. Ang pag-ibig ay ang maunawaan ng higit at higit pa sa buhay, sa karanasan. Kaya aking idinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok, kasama ang lahat ng mga banal na makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman. Kailangan nating malaman ang pag-ibig ng Panginoon ng higit at higit pa. Nangangahulugan ito na ang pag-ibig nalampas sa ating kaalaman. Broader than the sea, higher than the sky, deeper than the sea, my Lord's love, ganito ang papuri ng mga bata. Papuri ito ng mga bata. Broader than the sea, higher than the sky, deeper than the sea, my Lord's love. Even if I am humble, the Lord loves me. Alamin natin ang pag-ibig ni Kristo na nag-uumapaw sa kaalaman kasama ng lahat ng mga banal. Kahit na hindi natin malalaman ang lahat sa pamamagitan ng ating kaalaman, hanggat nabubuhay tayo sa mundong ito, hindi natin malalaman ng lubos ang pag-ibig na iyan. Kapag pumunta na tayo sa Panginoon, lubos nating malalaman ang pag-ibig natin para sa Kanya gaya ng pagkakakilala niya sa atin. Paunti-unti nating maunawaan ang pag-ibig ni Kristo na lampas sa kaalaman. At maaari nating malaman kung ano ang luwang, ang haba, ang taas at lalim. Paano natin malalaman ang luwang ng pag-ibig na ito? Luwang, haba, taas at lalim. Could we think the ocean feel, and were the skies of parchment made, were every stock on earth a quill, and every man a scribe by trade? Hindi ba't parang pagmamalabis? Mapupuno ba natin ang tinta ang dagat? At magagawa ba ang langit na papel? Gaano kalaki ang panulat? Ito ay pagmamalabis. Gayunman, ito ay tama. Paano mo maisasalarawan ang pag-ibig ng Diyos? Napakalawak ng pag-ibig ng Diyos. Yumayakap ito sa lahat ng tao sa mundo. Gaano ba kahaba ang kanyang pag-ibig? Ang kanyang pag-ibig ay walang hanggang pag-ibig. Sa Juan chapter 13 verse 1, bago magpista ng Paskwa, alam na ni Jesus na dumating na ang oras ng kanyang pagpanaw. Sa sandibutan ito, patungo sa Ama. Yamang minamahal niya ang sariling kanya na nasa sandibutan, sila ay kanyang minahal hanggang sa katapusan. Hanggang sa katapusan. Hinugasan niya ang mga paa ni Judas at binigyan siya ng tinapay. Ito ay pagpapakita ng kanyang pag-ibig. Kahit na kailan, si Jesus ay hindi nagpakita ng negatibong emosyon. Kaya nga walang nakaalam o nakapansin sa mga alagad. Minahal siya ng Panginoon hanggang sa katapusan. At ipinagkanulo siya ni Judas hanggang sa katapusan. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang katapusan.
Ang pag-ibig ay walang katapusan. 1 Korinto 13 verse 8. Ang lahat ay may katapusan, ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay walang katapusan. Kaya nga ang haba ng kanyang pag-ibig ay walang hanggang pag-ibig. Kung ganun, gaano kataas? It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. It goes beyond the highest star. Ang Panginoon ay dumating sa mundo, ang banal na pag-ibig na dumating sa mundong ito ay mas mataas kaysa pinakamataas na bituin. Ang kahangahangang pag-ibig. Ang taas, lalim, ng pag-ibig na ito ay kayang iangat ang isang makasalanan na mapupunta dapat sa kailaliman ng impyerno. Kaya ito ay isang pag-ibig na hindi maiintindihan sa pamamagitan ng kaalaman. The unspeakable great love of the Lord is the cross of Calvary. Hindi mailaraw ang dakilang pag-ibig ng Panginoon. At upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman, upang kayo ay mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Efeso 3:19. Naunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos, at kasabay nito ay napupuno tayo ng buong kapuspusan ng Diyos. Maari ba tayo maging ganoon sa buong kapuspusan ng Diyos? Kung tayo ay pinupuspos ng pag-ibig ng Diyos, ng biyaya at ng awa ng Diyos, at ng kabanalan at kaluwalhatian ng Diyos, tayo ay pinupuspos ng banal na Espiritu. May nagsasabi na pumunta siya sa bundok upang magdasal, at nag-init daw ang kanyang katawan, at nakakita daw siya ng mga misteryosong bagay. Yan ba ang mapuno ng banal na Espiritu? Hindi po. Pagkapuno ba ng banal na Espiritu ang paggawa ng ilang nakakagulat na himala? Ito ba ang pagkapuspos ng banal na Espiritu na ang isang tao ay nagsasalita ng malakas? Siyempre, kung puspos ka ng banal na Espiritu, maaari mong maipangaral ng buong tapang at makapangyarihan ng ibanghelyo. Ngunit hindi iyan ang tanging paraan. Kung ikaw ay napupuno ng banal na Espiritu, ikaw ay napupuno ng pag-ibig ng Diyos. Kaya't nagsasalita ako sa mga nangangaral ng ibanghelyo. Kahit na marami kang alam sa Biblia at nalalaman mo ang lahat ng mga lihim, mas mahalaga kaysa riyan na magkaroon ka ng personalidad ng Kristiyano sa loob mo. Ang mga tao sa Iglesia ng Korinto ay nagsalita ng mga wika, nagpropesiya at napuno ng kaalaman. Subalit gaano ba sila napuno ng pagmamataas? Maging ang dakilang apostol na si Pablo ay kanilang pinintasan at hinatulan. Ang kanilang pagmamataas ay abot hanggang tuktok. Kaya sa 1 Corinto chapter 13, kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, subalit wala akong pag-ibig, ako'y nagiging isang maingay na pompyang o batingaw na umaalingawngaw. At kung mayroon akong kaloob ng propesiya at naunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung mayroon akong buong pananampalataya upang mapalipat ang bundok, ngunit wala akong pag-ibig, ako ay walang kabuluhan. At kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, subalit walang pag-ibig, wala akong mapapakinabang. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi pag-ibig ng tao. Ito ay hindi ang mamatay na may katapangan at sakripisyo ng tao. Ano ba ang nakasulat mula sa 1 Corinto 13 verse 4? Pag-uwi mo sa bahay, ituloy mo ang pagbabasa. Gusto ng Diyos na unti-unti tayong mapuno ng pag-ibig sa buong kapuspusan. Ganyan dapat ang layunin natin sa buhay. Sa huli, ito ang magdadala ng tunay na kasiyahan. Kung walang pag-ibig, kamatayan ang pupuno. Kung walang pag-ibig, kalunos-lunos ito. Trahedya lamang.
Kung mayroong pag-ibig, mayroong kaligayahan. Kung mayroong pag-ibig, ang kasalanan ay hindi pwede na naroon. Upang mapuno ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, ikaw ay dapat na nasa iglesia. Dapat nasa iglesia ka. Kung ikaw ay nasa iglesia, maaari kang paunti-unting mapuno ng pag-ibig, ng higit at higit pa. Huwag mong tingnan o pansinin ang kahinaan ng iba. Kung ang papansinin lang ng Diyos ay yung kahinaan natin, wala na sigurong mananatiling buhay sa harap niya. Hinatulan na sana niya ang bawat kasalanan natin. Paumanhin po, subalit tingnan ninyo ang mga kandidato sa pagkapresidente sa Korea. Naglalaban-laban sila, nagtatalo, at ginagamit nila ang mga kahinaan ng mga kalabang kandidato. Kapag gumigising ako sa umaga, nagpapalit ako ng pajama. Nakikita ko ang maraming alikabok dahil sa sikat ng araw sa bintana. Kung wala ang sikat ng araw, maaaring hindi ko iyon makita. Dahil sa nakikita ko ang mga alikabok sa aking damit, binubuksan ko ang bintana at pinapagpag ang alikabok. Hindi ito agad-agad na natatapos. Papagpag. Pagpag. Kailangan ko itong gawin ng ilang beses. Bago isuot. Ang lahat ay mayroong mga sikreto at mga kahinaan na maaaring mabunyag tulad ng alikabok. Gusto mo ba na ipagpag ang iba gaya ng alikabok upang makita ang kanilang kahinaan? Kaya ding hanapin ng Diyos ang bawat kapintasan na nasa iyo gaya ng pagpagpak ng alikabok ng damit. Tama ba? Ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sinong makakaunawa nito? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip at sumusubok ng puso. Bagaman kayo ligtas na, mayroon pa rin kayong mga puso na nagnanais magkasala. Kung hahatulan at babanggitin ng Diyos ang ganitong uri ng iyong puso, paano tayo makakatayo sa harap ng Diyos? Kaya nga kailangan nating patuloy na mapatawad kahit na napatawad na ang lahat ng ating mga kasalanan. Huwag kang magyabang. Huwag kang magpanggap na mabuti ka. Huwag kang hambog. Huwag mong husgahan ang iba. Isipin mo kung sino ka sa harap ng Diyos. Sapagkat hindi ka magyayabang kung alam mo ang iyong mga kahinaan. Si Apostol Pablo ay naligtas bilang pangunahin sa mga makasalanan. Ngunit naging pinakadakilang apostol sa panahon ng Bagong Tipan. Alam niyo yan. Nagdala siya ng 14 na aklat sa Bagong Tipan, higit sa kalahati. Ngunit ano ang sinabi niya sa 1 Corinto chapter 15? Subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. Tulad sa isang ipinanganak ng wala sa panahon, ay nagpakita din siya sa akin. Anong ibig sabihin ito? Ibig sabihin, iniisip niya na siya ay isang hangal. Ako ang pangunahin sa mga makasalanan. Bagamat ako ang pinakahamak sa lahat ng mga banal, hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol. Sino pa ba ang inusig para sa ebanghelyo na tulad ni Apostol Pablo? Sino pa ba ang nakatanggap ng dakilang biyaya ng Diyos? Nakarinig siya ng mga salitang hindi maipaliwanag sa ikatlong langit. Pumunta siya sa paraiso. Kaya naging mayabang ba siya? Hindi, sa halip ibinaba niya ang kanyang sarili. Subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. Subalit, kung medyo may mas alam ka, nagiging mayabang ka, huwag mong husgahan ng iba. Umagpanggap na banal at mabuti. Kinasusoklaman iyan ng labis ng Diyos. Sinasabi na ang mga sanga na may pinakamaraming bunga ay nakabitin sa pinakamababa. Habang mas nakikilala mo ang Panginoon, mas napagtatanto mo ang iyong mga kahinaan. Wala kahit na ano ang pwedeng ipagyabang. Wala kang kahit na ano na pwedeng ipagmalaki. Sa taglagas, yumuyukod ang mga palay. Parang sinasabi nila, Diyos, marami pong salamat. Ngunit ang mga damo, nakatayo yung mga palay. Pero yung mga damo ay nakatayong mataas.
Meron akong alaga na magandang loro. Gusto niyang kumain ng mga damo. Kaya sa taglawas, nakikita namin ang maraming mga damo. Pinuputol ko ang matataas na bahagi gamit ang gunting at kinukuskos ang mga ito. Talagang gustong gusto ng alaga kong loro. Sinabi din ni Jesus na ang mga damo ay titipunin. Titipunin muna at susunugin sa apoy. Ang mga damo ay tumutukoy sa mga mapagmataas. Tumutukoy sa mga mapagmataas. Nagiging mapagpakumbaba ka habang sumusunod ka sa Panginoon. Dapat ay iwasan mong magsalita ng walang ingat. Pakiusap, huwag humatol sa iba. Huwag manira sa iba. Tumingin ka muna sa iyong sarili. Hindi ko gustong sabihin ito, pero hindi ko talaga maintindihan kung bakit patuloy kayong humahatol sa iba. Ah, siya kasi ay ganyan. Ganoon kasi siya. Paano ka naman? Nagiging mas masahol ka pa sa kanya sa harap ng Diyos. Kaya si Apostol Pablo ay nanalangin. Aking idinadalangin na magkaroon ng kapangyarihang matarok kasama ng lahat ng mga banal ang pag-ibig ni Kristo ng paunti-unti na higit sa kaalaman upang kayo ay mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Taus-puso po akong umaasa. Kung mangyayari ito, tayo ay magiging isa sa Panginoon. Tingnan niyo ang inyong kamay ng ganito. Tingnan niyo. Buksan niyo ang inyong kamay. Maganda ba ang inyong mga daliri? Sa tingin ko ang aking mga kamay ang pinakamagandang parte ng aking katawan. Kahit nakakamakailan lang ay nagkaroon sila ng ilang problema. Ang lahat ng mga daliri ay may iba't ibang sukat at haba, di ba? Tingnan mo ang iyong kamay. Tipunin mo ang lahat ng mga daliri tulad nito. Tipunin mo tulad nito. Mayroon pa rin ba silang magkakaibang haba? O magkakapareho na sila? Buksan mo. Tipunin mo ulit. Magkakapareho ba sila? Sila ay magkakapareho kung tayo ay nagiging isa. Kahit na ang isa ay mahusay o ang iba ay hindi, kapag nagsasama-sama sila, kaya nating humawak ng mga bagay-bagay. Kung hindi sila nagkakatipon, paano ka makakakuha ng isang bagay? Kapag ang marami sa atin ay nagkakaisa, kapag marami nagkakaisa, magagawa natin ang kahit na anong bagay. Ang pagiging mahusay o mahirap ay hindi mahalaga sa pagiging isa sa Panginoon at kumikilos ang Diyos sa atin bilang iisa. Mahabang daliri lang, maiksing daliri lang, hindi uubra ang ganyan. Kung maliliit na daliri o mga hindalaki lamang, wala silang silbi. Tandaan po ninyo, tayong lahat ay ginagamit ng Diyos. Kahit na mayroong problema, hindi ito mahalaga. Nais ng Panginoon na gamitin tayong lahat bilang iisa sa banal na Espiritu. Tingnan natin sa Colossians chapter 2. Colossians chapter 2, ang kasunod na aklat ng Efeso, Filipos, Colossians chapter 2, verse 9 at 10. Sapagkat sa kanya'y naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan, at kayo'y napuspos sa kanya, na siyang ulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Sapagkat sa kanya, ito ay tumutukoy kay Kristo. Sa katawan ni Kristo naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Sa katawan ni Kristo naninirahan ang kapuspusan ng pagka-Diyos.
sa Juan chapter 1 verse 14, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Lahat ng kapuspusan ng Diyos ay na kay Jesus. Puspos ng biyaya at katotohanan, lahat ng kapuspusan ng kabanalan, lahat ng kapuspusan ng pagka-Diyos ay nananahan sa katawan ni Jesus. Kayo ay napuspos sa Kanya. Anong ibig sabihin nito? Ang kapuspusan ni Jesus ay dapat na pumuno sa atin. Ang pag-ibig ni Jesus, ang buhay ni Jesus ay dapat na pumuno sa atin. Ang pagkatao ni Jesus ay dapat na manatili sa atin. At sinabi, kayo'y napuspos sa Kanya. Gayunpaman, hindi pa tayo nagiging ganyan, di ba? Ito ay pagpapahiwatig sa kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ito'y tila pagsasabi ni Jesus ng pauna na pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Na isa sa katuparan ni Jesus ang gawain ng pagpapatawad ng mga kasalanan sa krus. Ang kapuspusan ni Jesus, ang kapuspusan na nanatili sa katawan ni Jesus ay dapat din na mapuno sa ating katawan. Ang kapuspusan ng iglesia, ang katawan ni Jesus. At ako'y napuspos sa Kanya na siyang ulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Si Jesus ang ulo ng iglesia. Ang kapuspusan ng ulo ay nasa katawan. Sa katawan, ang buhay na mula sa ulo ibinibigay. Ang growth hormone ay ibinibigay. Ang buong katawan ay konektado mula sa cranial nerves hanggang sa central nerves at peripheral nerves. Ang lakas ay narito sa katawan. Nasa katawan ang lakas, wala sa kamao. Kung nasa kamao ang lakas, kahit na ito ay maputol, may lakas pa rin dapat. Subalit, hindi ganyan. Wala sa atin ang lakas. Ito ay nasa Panginoon. Ito ay nasa loob ng katawan. Kapag tayo ay nasa Panginoon, ang banal na Espiritu ng Diyos ay gagawa sa pamamagitan natin. Kung aalis tayo sa iglesia, mawawalan tayo ng lakas at kabuluhan. Ang sobrang kakaibang bagay ay kapag mayroong nananatili sa iglesia sa loob ng ilang taon, dumarami ang alam sa Biblia, nag-i-evangelize at nangyayari ang gawain ng kaligtasan at pinupuri siya ng mga brothers and sisters. Ah, napakagaling mong mangaral, nakakagulat ka. Kaya siya ay nagiging mayabang at sinasabi sa kanyang sarili, kaya ko itong gawin mag-isa. Ang ulo ng manok ay mas mabuti kaysa buntot ng baka. Alam niyo ang ibig sabihin nito? Na kapag siya ay nasa iglesia, ang tingin niya sa kanyang sarili ay buntot. Minsan ay ang buntot ay nadudumihan dahil sa dumi. Minsan, lumalapit ang buntot at nananampal. Gaya ng kasabihan, isa ang gumagawa sa lahat ng trabaho at yung isa ang nakikinabang. Nagsusumikap siya, ngunit tila ba ang papuri ay napupunta sa iba? Kaya sabi niya, bubukod na ako upang gawin mag-isa. Ito ay tulad ng pag-aaral ng teknolohiya mula sa isang kumpanya at pagkatapos ay lihim na nanakawin ang teknolohiya at susubukang magtayo ng sariling negosyo. Napaumanhin po sa paggamit ng ganitong kwento bilang isang halimbawa na medyo kakaiba. May mga tao na iniiwan ng iglesia dahil iniisip nila na kaya nilang ipangaral ang ebanghelyo mag-isa. Malibang nakakabit sa puno. Siya itatapong katulad ng sanga at matutuyo. Sabi ng Panginoon, kaya ba nila? Iniisip nila na ito ay dahil sa magaling sila. Huwag kayong magsalita ng ganitong kahangalan. Meron bang dakilang kakayahan sa akin? Hindi ko kaya mag-isa, kaya natin. Ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Sa Efeso 3:20. Gaya ng sabi sa Ephesians chapter 3 verse 20, hindi ko kayang gawin. Ito ay dahil sa ang banal na Espiritu ay gumagawa sa atin. Ito ba ay dahil magaling tayo? Kailanman ay hindi ito magtatagumpay. May ilang umaalis sa church upang subukan ng ganyan, ngunit silang lahat ay nabigo. Hindi ito mangyayari. Ang mga tao sa sanlibutan, yung mga hindi pinanganak na muli ay makakagawa ng maayos sa pamamagitan ng doktrina ng tao at sariling paraan. Gumagawa sila ng maayos,
Gumagawa sila na parabang nagtatayo ng tore ng Babel. Sila'y magpapatuloy hanggang sa ito ay wasakin ng Diyos sa bandang huli. Gayunpaman, ito ay imposible sa mga taong tunay na ligtas. Magagawa lamang ito sa pamamagitan ng gawain ng banal na espiritu. At kung ang banal na espiritu ay hindi gagawa, paano sila makakagawa? Sa anumang sitwasyon, nais ng Diyos na ang kapuspusan ng Panginoon ay mapasa atin. Paano ito nagagawa? Dahil sa tayo ay nakakabit sa Panginoon, sa iglesia kung saan gumagawa ang Panginoon. Ang ating pananampalataya ay lumalago. Lumalago habang tinatanggap natin ang buong biyaya, katotohanan at kapangyarihan ng banal na Espiritu. At sa loob ng iglesia, tayo ay inaalagaan at pinoprotektahan. Tayo ay naiingatan. Tingnan natin sa 1 Pedro chapter 2 verse 2. 1 Pedro chapter 2 verse 2. Unang Pedro chapter 2 verse 2. Pakitingnan na sa screen, nariyan din. Gaya ng mga sanggol na bagong silang ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito ay lumago kayo tungo sa kaligtasan. Gaya ng mga sanggol na bagong silang ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas. Gaya ng mga sanggol na bagong silang. Ano ba ang ninanais, inaasam ng bagong silang na sanggol? Siya ba ay naghahanap ng sigarilyo? Siya ba ay naghahanap ng masasarap na pagkain? Hindi po. Ang iniisip lang niya ay gatas. Like a baby's meal, I can't forget it even for a moment. Pagmasdan mo ang mga hayop na naghahanap ng gatas ng kanilang ina at sumususo sa sandaling sila ay ipanganak. Paano ito mangyayari kung ang dibdib ng ina ay nasa likuran? Kung nasa likod yung dibdib, paano siya sususo? Kapag inahawakan ng ina ang sanggol, ang posisyon ng bibig ng sanggol at ang posisyon ng suso ng ina ay nakaeksakto. Ganyan ang pagkagawa ng Diyos. Ang kanyang sanggol ay nasa bisig ng kanyang ina, sumususo sa kanyang gatas at lumalago. Nasaan ang dibdib ng ina? Nasaan ang dibdib ng Diyos? Sabi ng ilan, nako, sa tingin ko, ang suso ay nasa pastor. Hindi po. Ang iglesia ay nasa dibdib ng ina. Kapag ikaw ay nasa iglesia, sa pamamagitan ng banal na espiritu, ang malinis na espiritual na gatas ng salita, ito ay naibabahagi. Siyempre, ang taong nangangaral ng salita ay may ginagampan ng papel. Subalit silang nasa iglesia ay nasa dibdib ng pag-ibig ng Diyos. At ang salita ay patuloy na ibinibigay dito. Ang malinis na espiritual na gatas ng salita. Sa pagbabasa, pakikinig, pagmememorya at ang pag-iingat ng salita sa iyong puso, ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito ay lumago kayo tungo sa kaligtasan. Mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas. Ang kaligtasang ito ay hindi kaligtasan ng espiritu, kundi kaligtasan kung saan ang ligtas na tao ay lumalago sa pananampalataya. Ang kaligtasan ng pagkatao, ang kaligtasan ng pamumuhay. Habang nagbabago ang iyong personalidad, ang iyong buhay, pamumuhay ay nagbabago. Ang kaligtasan dito ay ang kaligtasan na unti-unting maging tulad sa Panginoon. Kaya sa Filipos chapter 2 verse 12, isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Ito ay nangangahulugan na mamuhay ng tulad sa mga ligtas na tao. Upang lumago sa kaligtasan, sa pagkatao at sa tunay na buhay, hindi ka maaaring lumago nang hindi kumakain. Kung hindi ka kakain ng gulay o ng karne o anuman, anong gagawin mo kung ito'y hindi lumalago? Maari bang mamunga ang isang halaman ng walang paglago? Pagkatapos mong maligtas,
Kailangan mong lumago. Sa iglesia, natatanggap natin ang masaganang buhay ng Diyos at lahat ng mga spiritual na bagay. Tinatanggap natin ang salita at ang ating pagkatao ay nagmamature. Maaari mo lamang paglingkuran ng Diyos bilang iyong ama kapag minahal mo ang iglesia na tulad ng iyong ina. Kung iibigin mo ang Diyos bilang iyong ama at mamahalin ang iglesia na tulad ng iyong ina, pwede kang lumago. Kailangan mong mag-isip ng ganito. Ang pananatili sa iglesia ay pananatili sa mga bisig ng iyong ina. Sa loob nito, ikaw ay matutustusan ng lahat ng espiritual na bagay. Ang iyong pananampalataya ay lalago at ikaw ay maaalagaan. Sa gayon lamang natin tunay na mapaglilingkuran ang ating Ama sa langit. Kailangan mo na manatili sa iglesia. Kaya kung mapawalay ka sa grupong ito, hindi ka maaaring maalagaan, maprotektahan o magabayan ng banal na spirito. Sa John chapter 10 verse 16, magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Si Jesus ang mabuting pastol. At ano ang isang kawan? Ito ang iglesia. Ikaw ay dapat na nasa loob ng kawan na pinapalaki ng Panginoon. Kung alis ka sa grupo, hindi ka mapuprotektahan. Ikaw ay hindi may ingatan. Kung titingnan mo sa Animal Kingdom, alam niyo kung ano ang paborito kong palabas sa TV? Minsan, kung meron akong oras, pinapanood ko talaga ito sapagkat ito ay gawa ng Diyos. Libo-libo o daan-daan libong wildebeest ang dumadaan. Daan-daan libo sila ay dumadaan upang maghanap ng luntiang pastulan. At mayroon ding mga batang wildebeest na kakapanganak pa lamang. Itong guya, itong batang wildebeest, sa sandaling ipanganak siya, tumatayo na kaagad siya sa loob ng 5 minuto at sumusunod sa kanyang ita. Ito ay talagang nakakagulat. At ngayon ay mayroong mga mababangis na hayop sa paligid. Mayroong mga leon, leopardo at mga hyena sa buong paligid. Ang mga batang wildebeest ay pagkain nila. Nag-aabang sila, naghihintay. Ngunit bakit hindi sila umaatake? Kung ikaw ay nasa gitna ng kawan, ikaw ay protektado kahit na ikaw ay bagong panganak pa lamang. Ang mga bagong silang na guya ay napoprotektahan dahil sa ang mga matatandang wildebeest ay inilalagay sila sa loob ng kawan. Kaya kahit na ang leon ay hindi makaatake ng basta-basta. Kung ang malalaking wildebeest ay aatake sa leon gamit ang kanilang sungay, kahit na leon pwedeng mamatay. Ang mga bagong silang na guya ay napoprotektahan kung sila ay nananatili sa loob ng kawan. Ngunit kung sila ay aalis sa kawan, sila ay magiging pagkain ng mga mababangis na hayop. Ang mga maninila ay naghihintay sa sino mang aalis sa kawan. Inaabangan nila. Ang mga mahihina ay kailangang manatili sa loob ng kawan. Kung gaano sila kahina, ay gayon sila kailangan na manatili sa loob. Kung may isang aalis sa kawan, siya ay aatakihin. Kahit na malaki na siya, aatakihin siya. Kung ang isang sobrang laking wildebeest ay aalis sa kawan, ang mga maninila ay lulusob at kakagatin ang kanyang leeg. Siya ay babagsak at magiging pagkain ng mga mababangis na hayop. Ang Diablo ay pag-alagala sa palibot ng mga naligtas na banal. Kung sino man ang aalis sa grupo, si Satanas ay lulusob at sasakmalin siya. Kailangan mong malaman na kapag ikaw ay umalis sa kawan, ikaw ay magiging pagkain ng mga mababangis na hayop. Kaya kailangan mong manatili sa kawan. Sa Awit 23, versikulo 1, ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Awit 23, versikulo 2, pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan. Inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan. Ito ay nangangahulugan na pinoprotektahan at pinapakain niya tayo. Sa verse 3, pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa. Inaakay niya ako sa mga landas ng katuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan.
Araw-araw niyang pinanunumbalik ang aking kaluluwa. Siyang nagligtas sa aking kaluluwa ay nagpapanibago ng aking kaluluwa araw-araw nang may bagong biyaya at katotohanan at ginagabayan ako sa landas ng katuwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Sa verse 4, bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito. Minsan, tayo ay pumupunta sa madidilim at mapanglaw na libis. Subalit hindi tayo dapat na matakot sapagkat ang Panginoon ay nasa atin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod. Ano ang iyong pamalo at ang iyong tungkod? Ang pamalo ay isang ng pastol ay mas matangkad kaysa kanya at ito ay nakatungo na may pabilog na dulo. Ang pabilog na dulo ay ang pamalo at ang tuwid na parte ay ang tungkod. Ito ay nakakabit ng magkasama bilang isa. Ngunit ang paggamit ay magkaiba kung ang isang tupa ay mahulog sa tubig o sumabit sa matarik na burol, hinihila ito papalabas ng pastol gamit ang pabilog na dulo. Kung ikaw ay sobrang bilis sa pagpunta, hihilahin kanya gamit ang pamalo na sinasabi, o dahan-dahan lang tayo. Kung pupunta ka ng medyo mabagal, papaluin kanya gamit ang tungkod na sinasabi, bilisan natin. Ang pamalo at ang tungkod ang umaaliw sa atin sa harap at likod. At ginagabayan tayo kasama ng salita. Gaano kagandang pagsasalarawan, di ba? Kahit na mamatay tayo sa sakit at dumaan sa libis ng kamatayan, ang Panginoon ay kasama pa rin natin. Kung ang isang ligtas ay mamatay, hindi ba naroon ang Panginoon? Ang mabilis na pagdaan sa libis ng lilim ng kamatayan ay pagpunta sa mundo ng walang hanggang kaluwalhatian. Hanggang doon, ang Panginoon ay gagabay sa atin. Ang Panginoon ang mag-iingat, puprotekta at gagabay sa atin. Kailangan na ikaw ay nasa kawan. Hindi ka dapat umalis sa kawan hanggang sa araw na ikaw ay tumayo sa harapan ng Panginoon. Ang Panginoon ay kasama natin dito. Manalangin po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, iniligtas mo ang aming kaluluwa. Naway baguhin niyo kami sa araw-araw sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Pasiglahin kami sa biyaya ng Diyos at katotohanan. Baguhin kami sa araw-araw. Punuin niyo kami ng lahat ng espiritual na biyaya ng Diyos. At naway ang banal na katangian ng Diyos ay mabuo sa amin. At salamat po sa pagbabago sa amin araw-araw bilang anak ng Diyos. Sa iglesia kung saan ikaw ay gumagawa, pakiusap, ingatan niyo kami na mabuhay sa tulong ng Diyos, kasama ng pagprotekta ng Diyos, pag-aalaga at paggabay hanggang sa araw na tumayo sa harapan mo. At pangunahan niyo kami na wala ni isang umalis sa banal na pagtitipon na ito. Pakiusap, hawakan at gabayan niyo kami ng lubos upang hindi na kami matukso ulit ng karangyaan ng sanlibutan at mabuhay ayon sa pagnanasa ng laman. Subalit sa halip ay mabuhay lamang para sa kalawalhatian ng Diyos ayon sa iyong banal na kalooban. Idinadalangin po namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus ang lahat ng bagay na ito. Amen.